Mula rito sa lungsod ng Das Marinas, magandang umaga sa lahat ng manonood. Ito ang Maabilidad 20.21, balitang tapat at totoo hangatid sa inyo. Ako po ang inyong tagapagbalita at lingkod bayan, Stephanie Bermudez. Mula sa ulo ng mga tangkop na balita ngayong araw, Deviants, paano nga ba nakasisira sa social norms at ano ang opinion ng mga kabataan ukol sa iba't ibang uri nito? Social control, ano nga ba ang magandang epekto at hatid nito sa kung paano maiiwasan ang deviant behavior? Ang unang balita ay hihatid sa inyo ni Samantha Hari na nasa seminar para sa kabataan ngayon. Samantha? Maraming salamat sa iyo, Stephanie. Narito ako ngayon sa Manila kung saan nagaganap ang Seminar for Youth na ang layunin ay magbigay alam sa mga kabataan ukol sa deviance. Mayroon akong kasama ngayon rito na isa sa mga parte ng kabataan at ako ay magtatanong ng ilang bagay ukol sa kanilang tinalakay. Magandang umaga, James. Kamusta? Ayos lang naman po. Maari ka bang mabigay ng insights ukol sa deviance na inyong tinalakay? At sa tingin mo, paano ito makakatulong sa inyo bilang isang kabataan? Magandang umaga rin po. Marami-rami nga po ang naituro sa amin about dito sa deviance. Maari ko pong ihayag sa inyo ang mga ibig sabihin nito at ang mga uring nakapaloob dito. Ang deviance ay isang gawain na lumalabag sa social norms. Ito ay tinuturing bilang isang strong taboo at pinagbabawal saan ka man makarating. Maari itong magsimula sa minor tulad ng traffic violation hanggang sa major tulad ng pagpatay. Ang deviance ay binigyan ng apat na uri ni Howard Baker na isang labeling theorist. Una na rito ay ang false accusing na kung saan ay naninisyo ng bibintang ang isang tao na wala namang kongreto at sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang taong kanyang tinutukoy ay may sala. Pangalawa naman ay ang pure deviance. Ito ay kapag napatunayan nga na ang taong iyon ay may totoong sala sa paglabag sa isang gawain. Pangatlo naman ay ang conforming at tumutukoy sa isang taong gusto makasabay sa isang particular na grupo upang hindi mapag-iwanan. Ang halimbawa nito kapag ang taong nag-iinom dahil nakikita niya ito sa kanyang mga kaibigan at naniniwala siyang maaari at ligtas niya rin itong gawin. Panghuli naman ay ang secret deviance, na kung saan ang taong gumawa ng sala na iyon ay natatangin siya lamang nakakaalam at wala nag-aakala na siya ang gumawa ng bagay na iyon. Maraming salamat sa iyo, James. Tiyak na maraming tao nga ang makakaalam ng mga bagay na ito at napakalaking tulong nga para sa kabataan. Mula rito sa Manila, magandang umaga po sa inyong lahat. Balik sa iyo, Stephanie. Maraming salamat, Samantha. Ang oras natin ngayon ay alas 9:00 ng umaga. Nagbabalik tayo pagkatapos ng isang maikling paalala. Sa masasayad kinumpirma ngayon ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na siyam sa mga police officer ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Sabi ko sa tawag ako, bakit hindi pa sinasagot ng mga to? Hi Ma! Gusto ka dyan? Abay, katagal nyo na magsagutin. O siya, ang mga anak ko, kamusta kayo dyan? Ah, may nangyari ba? Ang masama? Wala naman? Hi, Ma. Sumis ka na namin. Ma, ayos lang kami dito. Ikaw po ba dyan? Okay lang naman kami dito, Ma. Mahalaga naman kami na kuwit kami doon. Ay siya! Mabuti kung ganun. Napatawag ako kasi kanina habang naglilinis ako, may nabalitaan ako na may mga pulis daw na nagpositibo sa droga. Sweet you naman. Ayoko, Ma. Panood din namin niya kanina. Mga anak, alam ko hindi palagi umabis Mama dyan, ha? Pero lagi ko naman kayong pinagdarasal kasi alam ni Mama na yun lang ang paraan para magabayan ko pa rin kayo. At alam ko rin hindi ako nagkulang. Yung mga pulis na yun, naku, sila ang tinitingala ng mga tao na susubo sa droga. Pero tinamong nangyari, kapalitan na nangyari, sila pa ang gumagamit ng droga. Alam ko maraming tukso sa paligid at maaring sila, natukso lang din sila at gaya nyo, maaring matukso rin kayo sa paligid, pero lagi niyong tatandaan,
na nasa sa inyo ang huling desisyon sa buhay ninyo, ha? Miski si Mama, hindi magsasabi si Mama na itong gawin yung desisyon. Kasi alam ni Mama na yun ang makakabuti sa inyo. Alam niyo sila. Sila ang inatasan na magbigay pwersa sa komunidad para makamta ng maayos na lipunan. Maaring itong maling desisyon nila, pwedeng mamandaan nito ang kanilang dignidad. Hindi lang bilang tao, kundi bilang may mga gampanin sa lipunan. Huwag na huwag niyong gagayahin yun, mga anak. Huwag na huwag niyong gagawin yun. Hindi lang sarili niyo ang sasaktan niyo, kundi pati na rin yung pamilya niyo. Pati na rin ako na nagtatrabaho rito para sa inyo, mga anak. Huwag na huwag niyong gagayahin yun. Nagkakaliwanagan ba tayo? Dignidad niyo ang nakasalalay rito. Dignidad, mga anak. Yes, Mama. O siya, sige. At babalik na ako sa trabaho, ha? Babalik na rin ni Mama itong mga tinupi niya. Mag-iingat kayo palagi, ha? JC, yung mga binilin ko sa'yo, ha? Nung nakaraang nag-usap tayo, huwag na huwag mong kakalimutan, ikaw malalagot sa'kin. Ang kulit ng Mama. Ako po nga, ako bahala. Bye, Ma! Love you, Ma! Umot ka. Bye, Ma! At muli tayo nagbabalik. Ito ang maabilidad 20.21 upang ipabati sa inyo ang huling balita. Social control, ano nga ba ang magandang epekto at hatid nito sa kung paano maiiwasan ang deviant behavior? Naririto si Ariana. Ariana? Magandang umaga rin, Stephanie. Narito ako ngayon sa isang paaralan na kung saan may nakita akong isang estudyante na nasa 12 baitang kasalukuyang pinag-aaralan ng social control. Magandang umaga, Patricia. Maaari ka bang makapanayam kahit na saglit na oras lamang? Gusto lamang naming malaman kung ano nga ba ang social control at ano ang dulot itong maganda. Magandang umaga rin po sa inyo. Ang social control po ay ang values, paniniwala at nakasanayan ng mga tao na umaanyanya sa iba na huwag gumawa ng masama or huwag baliin ang batas. Ang pinakalayunin po nito ay upang itigil at pigilan ang mga hindi magandang gawain na maaari pong makasama at makaapekto sa ibang tao. Halimbawa nito ay ang mga pulis, lawmaker, guro at iba pa. Maraming salamat, Patricia. Iyak ako na makapagbibigay ito ng impormasyon sa nakararami. Balik sa'yo, Stephanie. At iyan ang mga balitang umaapaw ngayong araw. Muli, ako si Stephanie Bermudez. Mula sa maabilidad 20.21. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat. Yes, mag-tet kinumpirma ngayon ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na siyam sa mga police officer ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.